So mga ka-agree, pangalawang week natin ngayon ang pag-i-spray ng pagpa-recover natin ng ating mga talong dito. Ayan, yung lahat. Pati doon sa kabila. Pati dito sa slope na part natin. Doon. Ayan. So, gaya na sinabi ko, ano yung unang ginamit namin na insecticide? Yung unang ginamit namin, yung si Solomon at si Bast. Baka naman Bast. Ayan. So, naubos na natin sila ng unang spray. Pagkatapos, ngayon, si Malathion naman. Magsosolo lang tayo ng Malathion. So, gaano karami? Paano yung pagtimpla kay Malathion? Ganito lang. Lalagyan muna natin ang katulad ng style ng pag-ano namin, pag gamit namin kay Nimbisi din. Lalagyan muna natin ng tubig, yung 16 liters. So, ayan. Lagyan natin. Pagkatapos nating malagyan, meron na itong tubig, lalagyan natin ng magtitimpla tayo ng ano, Malathion. So gaano karami kami dito sa paggamit namin ng Malathion, sinasagad ko na. So 6 na kutsara sa bawat 16 liter. Dahil nasukat na namin ito nung nakaraan, yung 6 na kutsara is around 35 to 40 ml. So ginagawa ko ng 40 ml. So bakit? Kasi ano, medyo meron pa rin mga insekto, gusto natin maubos. So nag-higher dose na rin ako kasi malawak rin yung sprayhan natin at saka hindi iniilang puno lang. Kapag libo na rin yung nasa libo na rin yung ini-sprayhan natin, taasan mo na yung dosage. Kasi maraming dahon para mas mabaho siya. So mas marami, ayan o. So ayan, nakikita nyo, diba? Nakikita mo, okay. Ayan o. So punong puno, 40 ml na yan. So medyo lumabis na ako sa ano, sa kapag napuno kasi yan, labis na yan sa ano, sa 6 na kutsara. Pero okay lang yun, matanda na yung talong natin eh, kaya niya na yan. At saka isa pa, para siguro kapag tinama, para sigurado kapag tinamaan natin yung mga insekto, mamamatay talaga. So anong kagandahan ni Malathion compare sa ibang mga insecticide? Si Malathion, kaya niyang patayin yung spider mites. Yun yung wala kay Bastrin at saka kay ano, sa ibang insecticide. So kay Malathion, kaya niyang patayin. So ano pa yung ibang ginagamit nila para sa ano, yung Kutetsu sana. Kutetsu, yung AgriGuard, maganda sana yon. Kaya nga lang, since wala tayong harvest ilang araw na, ang ginagamit natin yung mga economical lang na pang spray. So kaya na yun ni Malathion. Higher dosage lang tayo mga ka-agri. Okay na. O ayan, pupunuin lang natin. Tapos, ready to spray na tayo. So ganun lang yung pagtimpla kay Malathion. Again, ngayon lang to si Malathion. Ngayon lang natin gagamitin si Malathion, pero ginagamit natin si Malathion. 'Di ba? So sa lead, Leads Agri, ayun sir. Ito yung produkto nyo na ginagamit rin namin. So far, gagawa natin ng review, gagawa natin ng video, ano yung performance ni Malathion. Makikita niyo yan sa mga susunod na araw. Papakita natin yan mga ka-agri, mga kagulay. So si Malathion ay matagal nang ginagamit ng mga kapo natin magsasaka at medyo subok na rin. Pero ngayon, titingnan din natin yung performance niya sa ating mga talong ngayong season na ito.
Yan, so mga ka-agri, madilim na. Tingnan nyo, kitang-kita natin yung mga whiteflies. Ayan. Nako, napakaganda kapag ano, hapon hanggang gabi ka nag-spray. Kasi kapag na-sprayhan natin yun sila, hindi na sila masyado nakaka-ano, nakakalipad sa gabi. Kaya sa pag-observe namin, maganda talaga mag-spray sa gabi. So ayun, pang ilang tanke na natin. Ayun. Dito pa tayo sa portion na ito. Ayan, tingnan nyo. Ganyan. Kung mag-spray tayo sa ating mga halaman, paligo talaga. So dapat on a regular basis, marami mang infestation o wala, dapat kahit pa paano nagbabawas talaga tayo ng dahon. Kasi bukod pa sa tumutulong siya para mas maparami yung ano, bulaklak, makakapenetrate ka ng spray, maratamaan mo yung mga insekto na nakatago. Kasi pag masyado ng crowded or pag masyado ng maraming ano, masyado ng maraming dahon, hindi na rin maganda. So yun lang muna mga ka-agri, ano, tatapusin na lang muna namin ito. At bukas ng umaga, i-check natin yung performance ni Malathion kung talaga bang ano, napatay niya yung mga whiteflies, especially yung mga tinamaan. Pero tingin ko naman talaga eh, patay naman talaga sila. So, mababawasan talaga sila ng marami. Kasi yun lang naman talaga yung common problem natin bukod sa mga mites, mga aphids, yung ano talaga, whiteflies. Kapag hindi mo kasi talaga sila na-control, eh talagang yung bunga mo liliit, titigas, ganun. Kasi pagdating sa mga broad mites o aphids, kaya naman yun ng ibang ano natin, mga ano rin, insecticide. Kapag nag-mixing na tayo, yung hindi solo na ano insecticide, kapag doon na tayo sa ano na yon, sa point na nag-mix na tayo, eh na pupuksa naman yung mga ano na yon, insekto. So maraming salamat sa panonood. Kung bago ka sa channel na to, huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging update ka rin kagulay, kaagri sa ano, mga bago nating i-upload na video tungkol pa rin sa mga iba't iba nating ano, gulay. Maraming salamat sa panonood. Magandang gabi na. God bless.